Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Start ka pa lang, pagka sinabi sa iyo ng iyong asawa o yung pamilya po ninyo, ay, ang ganda ng drawing mo o pinta mo, mas tinatapon mo? Hindi ako naniniwala, pinupunit ko yun. Pinupunit mo? Dahil hindi, feeling ko hindi totoo. Bakit? Ay, kasi siyempre, parang ano ka nun eh, parang pakisama? O parang hindi ka talaga totoo na, sabihin, hindi ka talaga. Kaya kumisan, yung mga ganyan, two-way yan pag pinupuri ka. Oh. It's either ano lang yun, yung inaano ka lang, parang iniinganyo ka lang, pero hindi naman totoo. Kaya para kumisan, yung mga, di ba, may sabihin na natin, pa yung may pangit tapos sabihin kang gwapo, eh, para hindi naman ano yun talaga, hindi naman totoo. Pero pa kasi sabi ang pangit ng pinta mo. Mas mabuti pa nga yun eh. Mas honest yung tao na yun. Kasi minsan naman, ay compliment yung mga ganyan eh. Si compliment. Pero you have to live with that. Uh-oh. Kaya kumisan nga, kung bago ka, lalaki ka agad yung ulo mo, sa akin, the best is, man eh, mag-ano ka sa crap mo, magtyaga ka, aralin mo talaga ng gusto. I-imbibe mo talaga. Not just pagmagawa ka lang, but ako kasi, ang napakasakit sa akin, araw-araw, hanggang sa pagtulog ko, dala ko ito eh. And I'm very thankful until now na yung burning desire na yon hindi nawawala. Kasi yun ang pinaka-inspiration natin. Kasi yung iba, parang pag nagsawa na, ayoko na. But until now, ito yung binibigay sa akin ng Diyos eh, yung burning desire to create and to think about yung kung ano ang ano na naman ang gagawin ko bukas, ano na naman ang say every day is a new event. Every time requires another assertion of courage. So araw-araw ganun 'yon at saka hindi mo alam kung anong darating eh. So kinakailangan courageous ka eh pagpunta mo sa studio mo kahit na kumisan, marami kang plano na gagawin. Kumisan parang ganyan kahit na nagsusulat ka eh. Ang dami yung planong gagawin, pero pag harap mo sa kanya, blanco ka eh. Hindi mo magawa eh. Kasi kuminsan, so it requires another assertion of courage every day. So pag ano mo sa kanya, pag tingin mo sa kanya, so you commune. Kaya itong place ko na ito, parang sa labas, hindi mo akalaing ano, may nakatirang artist dito eh. So pag umaga yan, yun nga sinasabi ko na maglilinis ako ng studio ng buong katawan ko para yung purity ng paper at purity ko parang sargupa kami. Tapos siyempre to para ma-ano yung spirit mo tsaka ano yung classical music lutong-luto ka na doon eh sa umaga pa lang. So yung classical music na yun ang kasi wala namang mga lyrics yan. Yun ang parang nagdadala sa'yo kung saan-saan eh, habang nagagawa ka. So I cannot paint without classical music. Although it's very European, meron din ako naman mga Pilipino, sina Lucio de San Pedro at saka yung ating mga ano dito, mga orkestra at saka yung ating mga pianista dito, sina Sunico and everything else. I have all that, yung mga Pilipino musicians natin. So pinag-aaralan ko rin kung ano ang relationship nung music nila towards our art. Kaya nga, watercolor ang ginawa ko kasi, ang nakita ko kasi, yung westerly oriented mind, ay alam ko na ang pinanggalay nga natin is dun sa Majapahit Empire. Tayo ay mga parabang Malay, di ba? At saka Chinese. So,
Nung araw kasi, ang Pilipinas is the Pearl of the Orient. Number one halos tayo doon sa SEATO, doon sa Southeast Asian Treaty Organization. So ang na nung manggaling ako sa US at saka sa ano, nung bumalik ako dito, ang naisip ko kasi, so mag-dwell ako sa Oriental. Kasi sabi ko kung long time ago, ginagawa na itong mga acrylic at oils na ito sa abroad. So, yung medium ng watercolor kasi is Oriental, which is Japanese and Chinese. Which is Chinese din naman ako, Oriental ako. So, doon ko naisip na mag-capitalize dito. Kasi sabi ko dito, pag pupunta ko ng Europe, meron akong special ano dito dahil consideration. Kasi, ano ako, Asian ako eh. So, successful naman lagi pagpupunta ako ng Europe dahil ang dala ko nga is watercolor. Which is the most hardest medium and forgiving medium. So parang na-typecast ako dito. At ito rin yung mga pinanalo ko sa competition na inilabang ko doon sa mga ganyan. Kaya siguro I'm just lucky dito sa proseso. Medyo sinuwerte din tayo. Kaya na wala naman masyadong, maraming nagwa-watercolor pero wala nag-capitalize at that time, even yung mga matatandang artist because they thought that the watercolor is a minor medium. So, nung may panalo ko na ito sa mga bigger competition at saka mga national competition, so I proved to them that there's no such thing as minor and major. Everything is major. It's how you deal with it. So, hanggang ngayon, yun ang pinuprove ko na parang ang ano nga is parang doon sa business side na parang, uy, mura lang naman yung watercolor kasi madali namang masira. Pero, kung tutuusin mo, ito yung pinakamahirap na medium. So, ang sinasabi ko nga dito, and my depends on this, sabi ko, ano bang binabayaran natin? Ang materials? These are only manufactured. But ang binabayaran dito is the creative thinking. Alin ba ang binabayaran mo pag ano, yung mga binibili nating materials, yung mga metal at ano? Di ba ang binabayaran natin pag nag-sculpt is the idea, not the materials? So parang, ito yung sinasabi ko na hindi yata naliliwanagan ng mga tao na ang binabayaran natin dito is artistry. Pangalawa, kung pupunta ka naman sa China, busy-busy yung mga art on paper doon, hindi naman nasisira, wala pang frame, naka-scroll pa. Panahon busy-busy pa, di ba? Siguro, until now, nag-exist yung mga watercolors niyan. So, isa ito sa pinakamatibay na medium kung tutuusin mo. Now, kung sasabihin naman natin yung ano, madaling masira, well, alam mo ang mga paintings, meron sila mga lifespan. Now, those paintings who existed in this world are really the one that will exist. Most of the paintings ng mga yung iba, kung talagang hindi sila mabubuhay, kaya nga, the word antique, nagre-refer ito doon sa time. Now, yung ibang mga paintings ay nasama na rin sa catastrophe. Nasama sa mga war, nasama sa mga lindol. Parang buhay din ng tao yan eh. So, the one that exists dito, ang tawag natin antique. Because they existed through time. So, lucky yung mga nag-exist na artwork na yun. Pero wala namang matibay talagang artwork. Wala naman talaga. Sino ba nagsasabi na may mga matitibay na artwork in philosophy, in reality, wala naman talagang matibay. It's up to you. Eh, kung talagang nabuhay yung nagtagal yung kahit ba yung mga sulat ni Rizal kung naitago at na ano yan na preserve yan. So through time at hindi napasama at hindi na aksidente. Yung iba na baha, na typhoon, nasama sa gera, yung lahat ng mga nangyari sa mundo. Kaya yung mga nabuhay na mga artwork na yan are the very lucky artworks na nabubuhay. Yun. Kaya sa tagal na pagpipinta po ninyo, yung kamay po ninyo may pagbabago ba o same pa rin? Nagpapasalamat pa rin ako hanggang ngayon. At my age, wala pa rin nginig ang kamay ko. Wala pa rin. At saka yung mata ko, okay pa rin naman. Yun lang, siyempre, medyo nagkakaedad ka na, medyo kumisan naluluha. Hindi ko alam kung sa galak, kung sa lungkot na sa buhay. Hindi, pero okay naman. Hanggang ngayon, yun nga pinagpasalamat ko dahil marami na rin ako mga contemporaries na kwan. Ayaw ko, nagpipinta din sila sa kabilang daigdig na.